35 milyong piso ang halaga ng natupok matapos masunog ang isang warehouse sa Quezon City. Ang ilang empleyado nasa loob pa raw ng bodega nang mangyari ang insidente. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Nabulabog ng sunog ang mga taga LVN compound sa Pituazon Avenue, Quezon City, pasado alas 2 ng madaling araw kanina. Bigla na lang daw sumiklab ang apoy sa isang warehouse na tambak ng gamit pang stage events. Nasa loob pa raw ng compound ang ilang empleyado na mangyari ang sunog. Nag-overtime kami. Mamaya-maya, narinigin na kami putok doon sa taas. Ngayon, sabi ko, nung makikita ko, sabi na nga ng isang tao ko, parang sumisiklab. Sumisiklab, kumikislap-islap. Giyawa ko, sabi ko, tinignan ko, nang makikita ko medyo kumikislap, sabi ko doon sa isang tao ko, patayin muna yung main switch natin. Pero nang silipin nila ang kisame, malaki na raw ang apoy rito. Dito na nagsigising ang ilan pang natutulog na empleyado sa warehouse. Pakita ko sa taas, tinignan ko, hoy, baka may mga tao dyan, labas na kayo. Kasi nga biglang mano na nga, ayun na, hindi na hanggang sa lumabas na kami. Bigla na kasi, bigla lang yung pagpahinga namin. Kasi mga siguro mga 30 minutes, bigla na lang itakuan kami lahat. Damay rin sa sunog ang dalawang sasakyan na nakaparada sa katabing garahe. Hindi naman daw nahirapan sa pagresponde ang Bureau of Fire Protection o BFP. Pero sadyang lumaki raw ang apoy dahil sa mga laman ng warehouse. Napaikutan po siya ng mga steel na mga yero po. Yun po ang nakapaganda sa kanya. Although wala siyang firewall. Ang affected lang natin doon sa likod, doon sa three-story na pag-aari din po na itong nasunog. Mahigit 2 oras ang itinagal bago nagdeklara ng fire out. Tinatayang aabot sa 35 million pesos ang halaga ng pinsala ng sunog. Wala namang naitalang nasugatan. Una sa wisa nangyari. Hinihintay pa rin ang pahayag ng may-ari ng nasunog na warehouse habang gumugulong ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5.